Sekreto para mas lalo kang mahalin ng lalaki sa long distance relationship. Yun. So, medyo marami makaka-relate nito kasi... Yun. Shout out. Yo, what's up? Kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. Ayan, once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ayan, just click the red button dyan sa ilalim. And then click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload payo videos. Yun, so kamusta? Ayan, kamusta ang buhay natin dyan? And then kamusta din ang ating love life? Ayan, dito na naman tayo sa usapang pag-ibig. Ayan, magiging ano pala natin sa ngayon? Magiging topic natin is tungkol to sa mga long distance relationship. Ayan, LDR. Ayan. Yung iba nga is natawag na to ngayon is yung LDR is nagiging kahulugan na ng lockdown relationship. Yun daw ang sabi ng iba. So, ito. Magiging topic pala natin sa video na ito is sekreto para mas lalo kang mahalin ng lalaki sa long distance relationship. Yun. So, medyo marami makaka-relate nito kasi nagpalabas tayo ng video tungkol sa kung paano kahabulin ng lalaki. Ayan. So, maraming nag-request na paano daw mamahalin lalo ng lalaki sa long distance relationship. Ayun, yung isang babae. Yung mga minamahal nilang mga kababaihan. Ayun. So, ito. Ito yung magiging topic natin sa ngayon, ha. So, wag na nating papatagalin pa. Ayan. Umpisaan na natin. Yung unang-una nating dapat gawin is huwag masyadong magparamdam. Yun sa mga kababaihan dyan. Yun, huwag kayo masyadong magparamdam kasi yun nga, the more na nagpaparamdam kayo palagi, isang lalaki is nawawala ng gana. Yes, real talk yan. Nawawalan talaga ng gana yung lalaki. And then, tsaka alam niya kasi na lagi ka namang nandyan. Yun, hindi ka nawawala, hindi mo siya natitiis. Ikaw lang ang palaging nangunguna, ayan, and then yun nga, halos oras-oras nagpaparamdam ka, so minsan mawawalan siya ng gana, or mawawalan na rin ang kanyang excitement. So, kagaya na lang ng pag-chat, ayan, at saka tawagan. Yun, huwag kayong magmasyadong masyadong mag-usap sa cellphone na hindi naman gaano ganun karami ng inyong pinag-uusapan, o kahit hindi na ganun ka-importante. Kapag wala na ka ganong importante yung pag-uusapan, i-cut mo na. Kailangan ikaw utol na babae, marunong ka rin dapat magbabay. Yes, kung wala na kayong pinag-uusapan, wala nang mahalagang topic na kailangan nyo pang pag-usapan, magbabay ka. Kailangan mo din siyang bitinin talaga. Yes, kaya kailangan huwag kang masyadong magparamdam, lalo na sa chat. Ayan, huwag ka rin masyadong mag-chat sa kanya. Kasi the more na mag-chat ka palagi, yun, nawawala nga yung excitement. Tsaka alam niya na lagi kang nandyan. Yun. So yun nga, kailangan mag-chat kayo sa tamang oras. And then, kung may ginagawa ka na o wala na kayong ganong magandang topic talaga, is magbabay ka ha, pati sa chat, magbabay ka sa kanya. Oh, sige, paalam na muna kasi may gagawin pa ako. Ganun, bitinin mo siya, biglain mo yung lalaki. The more kasi na nabibitin yan, the more yan maghabol sa'yo. Yes. And then yun nga, go and make yourself busy. Magpaka-busy ka. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. And then, mag-focus ka sa mga pinagagawa mo. Tumulong ka dyan sa loob ng bahay nyo. Maglinis ka. Mag-exercise ka. Kung ano man dyan. Huwag mo siya palaging intindihin. Kasi the more na hindi ka nagpaparamdam, the more kanyang hahabulin. The more kanyang iisipin. And the more din siya magpaparamdam sa'yo. Instead na ikaw yung magpaparamdam palagi, siya na ang palaging magpaparamdam sa'yo. Yun. So, yun nga. And then, huwag ka masyado rin mag-post sa social media. Araw-araw. Huwag mo gawin yung social media mo na parang diary mo na ng buhay mo. Huwag. Kailangan mag-post ka lang siguro mga twice a week, once a week. Ganun. Agad maaari kung wala kang pinopost, okay lang din. Para mas lalo kanyang mamimiss. Huwag kang panay-post ng mga picture mo. Huwag ka masyadong maging active sa Facebook. Ganun lang kasimple, utol. Kailangan mo talagang hindi ka muna gaano magparamdam talaga. Sa long distance relationship, oo, sasabihin natin na ganun ba yun? Eh kung the more na hindi ako magpaparamdam, baka the more yung lalayo sa akin. No, baliktad. Once na naging kayo na, ikaw at ikaw talaga ang hahanapin yan. Kasi the more na naghahabol ka, is the more talaga na nawawala din ang excitement.
babae ka pa naman, alalahanin mo. Ang lalaki talaga kailangan is yung maghabol sa'yo. Kagaya lang din ng panliligaw. Sinong naniligaw? Lalaki. Yes. So, ganun. And then, yung pangalawa natin is be mysterious. Yun. Kagaya lang dating sinasabi ko na rin to sa aking mga previous videos. Inuulit-ulit ko lang sa mga, lalo na sa mga hindi pa nakapanood ng mga dating ko kong mga video. So, yun. Kailangan mo talaga maging mysterious. Kailangan mo maging unpredictable. Hindi na dapat mahuhulaan yung kilos. Ayan. Hindi niya gaano kailangan mababasa ang iyong kilos. Kailangan pa iba-iba ka. Yung swing mood mo. Kailangan in and out. Paiba-iba ka talaga dapat. Parang bigla mo siyang kailangan, tapos bigla ka nang umaayaw, bigla ka nang naglelo. Yes, kailangan talaga ganun. Tsaka kung may ikikwento ka sa kanya, bitinin mo. Huwag mo ikwento lahat. Huwag mo rin sabihin sa kanya lahat-lahat. Bitinin mo siya. Para the more ka talaga niyang iisipin, magtataka yun lalo. Yan. And then, kung may mga nag-uusapan man kayo o may kinikwento ka sa kanya, huwag mong ulit-ulitin. Maiirita yun. And then, magsasawa. And then, huwag ka lagi magkwento. Basta huwag lagi. Bitin-bitinin mo siya minsan. Yun na naman ang importante dyan. Kailangan mabitin mo yung lalaki. Yan. And then, yung pangatlo is self-improvement. Ito din. Sabi ko na rin to sa mga previous videos ko. So, hindi talaga ito mawawala utol. Mapalong distance man, o kahit kayo pa yung nagsasama, kailangan talaga isa pagpatuloy mo ang iyong self-improvement. Kailangan mag-improve ka. Yun nga, kailangan magpa-sexy ka, magpaganda ka. Alam mo naman kung anong weakness ng lalaki, di ba? Kagandahan lang naman. Kailangan maganda ka sa pananaw niya. Nagiging sexy ka. Yun ang weakness ng lalaki. So, dyan pa lang, is mahuhuli mo na at saka madadali mo na ang kanyang kilite. Yun nga, kailangan magdamit ka ng maayos. Huwag yung damit na parang Maria Clara, ha? Yung mga kinalumaan na, yung mga tsempot pa ng kalulahan mo. Huwag ganun. Kailangan talaga sumunod ka rin sa uso, ha? Kasi ngayon utol. Ha? Hindi na uso talaga yung Maria Clara na yan. Kailangan may pa-sexy ka konti. Palabas-labas ka konti ng cleavage. Ayan. Pero huwag mo ilabas lahat. Huwag mo mong ipakita na parang labas na yung kaluluwa mo. Kasi mas mawawalan siya ng respeto sa'yo. Kailangan yung tama lang. Magpa-sexy ka konti. Yan. Kailangan mo talagang sumunod sa uso kasi ngayon, ha, marami kang kakompetensya. Mga kababaihan dyan. Mga nagsiseksihan. Mga nagagandahang dilag. So, kailangan mong sabayan din. Pero, kailangan may pagkakaiba ka rin. Kasi syempre, iba naman yung hugis ng iyong mukha. Iba naman yung itsura mo. So, kailangan talaga isa, pangalagaan mo ang iyong sarili. Yan. Sundan mo. Kailangan marunong ka magdala. Para makita niya na kumikinang ka talaga. Ayan, na iba ka sa lahat. Yun, para masasabi niya, uy, yung minamahal ko, ibang iba talaga. Ayan, gumaganda pa ng gumaganda. So yun. And then, yung pang-apat natin, huwag maging needy. Ito, masasabi ko na rin to sa dati pa rin na mga videos natin. Yes, kung naano nyo ha, na halos pa ulit-ulit, kasi yung iba dito hindi naman siguro pa nakapagpanood. So ito, sinasabi natin talaga kasi yung mga importante to na kailangan talagang dapat gawin. Para mas lalo kang mamahalin ng mga kalalakihan. Lalong-lalo na sa long distance. Yan. So ito, huwag maging needy. Huwag kang mapakita na parang ikay nangangailangan lagi sa kanya. Kailangan mo talaga maging independent woman. Kailangan mo maging independent. Kailangan mo tumayo muna sa sarili mo hanggat wala siya. Huwag mong masyadong habulin ang kanyang pansin. Huwag mo masyadong kunin ang kanyang pansin. Yes, huwag ka masyadong magpapapansin. Kung hindi mo naman kailangan, kung kayang-kaya mo lang naman, gawin mo. Huwag mo na siyang i-disturbuhin pa. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga kalalakihan. Yan, yung mga... Kung ano man dyan, kasi long distance nga, hindi natin alam kung ano talaga mga pinagagawa nila sa oras na yan. So huwag mo siyang masyadong kausapin, umag-please sa kanya, umakisuyo. Huwag mo siyang kaanong yan, no? Utos-utusan o kung ano man dyan. Kung kaya mo lang naman gawin, gawin mo. Yan, huwag ka masyadong magpaano sa kanya, magpapakita ng kahinaan mo. Na nanghihina ka, na gusto mo siya, kailangan mo siya makausap, ganito, ganyan, nako utol ha. Huwag ganun. Kasi the more na nakikita ka ng lalaki na humihina ka, na parang kailangan na kailangan mo siya, doon at doon lalaki talaga ang ulo niya. Yes, na ikaw lang din ang nagmumuldura sa kanya, na hihiwalayan kanya balang araw. At saka na mawawalan din siya ng gana sa'yo.
Yes, dahil din sa mga pinaggagawa mo. Dahil lang talaga din yan sa mga pinaggagawa ng mga kababaihan. Yun, sa mga pinapakita nyo. So yun, yung panglima natin is magsabi ng future plans kapag magkita na kayo. Yan, maganda to. Kailangan talaga is mag-kwentuhan ng kayo. Magsasabi ka na nga ito pag nagkita tayo, kain tayo sa ganito, punta tayo sa ganito. Yan, para may excitement din. Para may panghahawakan din yung partner nyong lalaki. Na, uy, mas maganda yun ah, makakasama ko siya, masusolo ko siya, ganito, ganyan. So, mas maganda yan. At saka, may excitement talaga ang inyong pagsasama balang araw kung magkikita kayo. Yan, para may panghahawakan din siya na may ikaw mismo is may future kang gustong gawin na kasama siya. So, yan. And then, yung pang-anim natin is, iwasan ang sumandal sa kanya. Yan, kagaya nga nung sinabi ko kanina, is huwag maging needy, and then, kailangan mo maging independent. Yan. Huwag masyadong sumandal sa kanya. Kung kayang-kaya mo lang talaga naman, isa gawin mo. Yan, lalo-lalo na sa mga financial. Yun, sa mga pera. Ayan. Kailangan huwag ka masyadong magpaano sa kanya na hihingi ka ng hihingi. Hayaan mo yung lalaki na mag-insist. Hayaan mo na siyang mag-offer na magbibigay sa iyo, magbibigay. Kasi malalaman at malalaman niya rin naman yan habang kayo'y nagkikwintuhan kung ano yung mga problema. So, hayaan mo na siya ang mag-offer na ganito. Sige, papadalan kita. Huwag kang mag-alala dyan. Akong bahala. So, kung ganun, okay yun. Pero ikaw mismo na babae ka, huwag kang humingi. Huwag kang panayhingi. Lalo na sa mga pera, financial yun nga. And then, sa mga load. Yan, huwag kang panay humingi ng load. Kasi baka balang araw may isip lang ng lalaki na parang pinipirahan mo lang siya. Uy, panayhingi nito ng load sa akin ah. Tapos hindi naman kami palagi nag-uusap. Yan. Yan pa yung isang problema dyan. Panay ka hingi ng load, tapos siya hindi mo naman binibigyan ng oras. Hindi mo naman siya tinatawagan pala. Yan, siyempre magtataka na yun lalo. And then, yung pangapito natin is, huwag mag-first move o mag-initiate palagi. Ito ah. Kasi, utol ah, once na masasanay ang lalaki, na ikaw yung laging nag-first move o laging nag-initiate nga, ayan, masasanay at masasanay siya na parang hindi ka nawawala. Ikaw lagi. So kailangan ang gawin mo talaga is subukan mo rin siya. Na baka ikaw din mismo nabubulagan ka na ikaw pala ang laging nagpa-first move. Na kapag hindi ka pala mag-message, is hindi rin pala talaga siya magme-message sa iyo. So ikaw lang pala laging nangunguna. Hindi mo alam na ikaw na lang pala ang kumikilos sa inyong relasyon. So kailangan is mag-ano ka rin. Yun nga, huwag kang gaano magparamdam. Hintayin mo rin na siya ang paunahin mong mag-message. Magme-message din yan sa'yo. I-testing mo nga buong araw. Hindi ka mag-message. Once na mag-message siya, ayun. Sagutin mo rin naman, kausapin mo siya. Kapakita ka rin ng pag-alala sa kanya. Uy, kamusta ka na? Nagka-busy ako eh. Hindi ako nakapag-message sa'yo. Ganun. So, subukan mo lang siya, pero huwag ka masyadong magpahalata na tinetesting mo siya. Kasi yung lalaki kailangan talaga is siya talaga ang mangunguna. Ang lalaki talaga ay dapat ang unang mag-initiate. Siya talaga ang dapat mag-first move. Pinanganak talaga ang lalaki na siya dapat ang gagawa ng move. Na siya talaga ang dapat kikilos para sa inyong relasyon. So ayun, kailangan mo talaga siyang subukan din minsan. Baka nabubulagan ka na talaga. Ayan, and then yung pangwalo natin, yung pinakahuli is dirty talks. Ito utol ah. Kailangan talaga is habang nag-uusap kayo, 'di ba, long distance relationship ano? Habang nag-uusap kayo, bitin-bitinin mo siya. Yung dirty talks ha, alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Yung mga double meaning. Ayun, yung medyo nilalandi mo siya, pero bitinin mo siya. Sabihin mo, ganito, nandito na ako. Wala na akong damit. Sana'y katabi kita dito. Ayun, para mas lalo siyang mababaliw. Yan, ikaw at ikaw talagang isipin yun. Kailangan talaga isa imudura mo siya na lagi kanyang i-imaginin. Na lagi kang pumapasok sa isipan niya. So, gaganyanin mo lagi ang lalaki. Try mo talaga na sanay makatabi na kita dito. Halika, bakit ang tagal mo pa? Yun, parang gumagawa-gawa ka ng istorya, pero utol ha, hanggang dun lang. Yan, pwede rin mag-send ka ng picture sa kanya. Pero, bitinin mo siya hanggang cleavage lang. O hanggang leeg lang, kung ano man dyan, basta huwag mo ipakita lahat.
Like I said dati, sa mga long distance relationship na yung dapat iwasan, lalong-lalo na yung video call sex, ayan, yung mga sex on phone, kailangan mo talagang iwasan yan. Kasi darating at darating ang araw na magsasawa at magsasawa ang lalaki sa'yo. Lalong-lalo na hindi naman yan mahahawakan, tsaka mawawalan siya ng respeto talaga sa'yo. So kailangan hanggang doon lang. Hanggang doon lang ipapakita mo, bitinin mo siya. Daan mo sa biro, uy, sige na, matulog na tayo pagkatapos ng ganun. Ayan, kung nabitin na siya, ayan, biglain mong i-change yung topic. Pag sinabi mong, uy, ito na ako, pag sumakay na siya, ayan, pag sumakay na, mag-change topic ka kaagad. O ano na, sige na, matulog na tayo kasi bukas may lakad ka pa, ganito bukas, maaga pa ako, may gagawin pa ako. Ayun, gaganun mo, bibitinin mo talaga yung lalaki kasi the more na yun nabibitin yan, the more yan na mamahalin ka. The more yan na iisipin ka, the more yan na maghahabol sa'yo. So yun lang naman, yun talaga ang pinaka-importante. Ayan, so gamitin mo rin yung pagkababae mo minsan. Kasi yun ang weakness talaga ng kalalakihan, which is mapapaisip talaga siya sa'yo. Yun, kailangan dirty talks, kailangan marunong ka rin yan. Pero hanggang doon lang utol ha. Kagaya ng sinabi ko kanina na huwag talaga, huwag na huwag ka magpadala ng mga hubad na larawan o yung mga video mo na hubad. Hanggat di pa kayo nakikita, lalo na hindi pa talaga kayo nakita. Yan, hindi mo pa gaano kilala yung taong yan. So wag agad magtiwala. So yun lang, basta iwasan nyo yung sobra ha. Nakakasama talaga yan. Kailangan talaga isa, nag-iwan ka talaga ng pagmamahal din sa iyong sarili. So yun lang, magsa-shoutout tayo. Ayan, sana yung nakatulong yung video na ito. And tsaka may natutunan kayo mga utol ha. Ito, magsa-shoutout tayo sa mga supporters natin sa walang sawang pagsuporta talaga. Saka laging nanonood sa ating mga video. Ayan, shoutout natin yung mga gusto magpa-shoutout. Ayan, si Tisyang 143 Borinaga Egam. Ayun, I'm here again watching from Georgia, USA. Ayun, shoutout sa'yo. Ingat dyan, madama. Tisyang 143. And then, Dawaniel Casimero. Ayan, shoutout sa'yo, ma'am. Ayan, ingat. And then, God bless. And then, be strong, ha. Magpakatatag kayo sa mga ipapa-shoutout dyan. Alam ko naman na nanghihina kayo ngayon at saka kailangan nyo talaga ng advice. So kailangan magpakatatag kayo. Ayan, pakinig lang kayo sa mga sinasabi ko dyan sa mga videos ko. And then sino pa? Analisa Show. Ayan, madam, shoutout sa'yo. Ayan, ingat-ingat dyan, nasa ibang bansa din to. Ayan, sino pa ba? Kitty Loves. Ayan, Kitty Loves, shoutout sa'yo. Ayan, kamusta Kitty Loves? Ayan, napakabait. Isa din YouTuber ha. Puntahan nyo yung mga sinasabi kong mga YouTuber utol. Puntahan nyo, baka magustuhan nyo rin talaga ang kanilang content. And then si Wilma Agaraw. Ayan, shoutout siya, Madam Wilma Agaraw. Ayan, iba ng Ivana. Ayan, napaka-sexy nito. Puntahan nyo. Ayan, isa ding YouTuber. Then baka magustuhan nyo. Ito yung nasa Japan ha. Ayan, Genke Desk. Kaya ayan, gusto dyan makipagkilala kay Madam Wilma. Ayan, sa mga taga-Japan dyan. Ayan, puntahan nyo to. Wilma Agaraw. Ayan. And then, Just Mary. Ayan, Just Mary ha. Shoutout siya, Madam ha. Okay ka na ba? Kamusta? Ayan. Kaya maging matibay talaga. Dibdib mo kailangan is bakal. Yan. And then one moment with AMFR. Yan, shout out sa iyo kapatid. Ayan, ingat-ingat diyan. Ayan, sa ding YouTuber puntahan niyo rin to. Yan si Maribel Martisano. Pa-shout out naman po from Lebanon. Ayun, salamat. Ayun, shout out diyan sa mga kababayan natin diyan sa Lebanon. Yan, ingat-ingat kayo diyan. Ayan, Maribel Martisano. Yan. Merna Milano. Shout out sa iyo, Merna Milano. And then Cristy Laho. Ayan, uy Cristy Laho, shoutout sa'yo ha. Ito yung isang YouTuber, puntahan nyo utol. Ito yung napakasarap magluto, puntahan nyo, natikman ko na rin ng luto nito. Ayan, ayan Cristy Laho ha, shoutout. Ayan, magandang binibine. Ayan, ingat. And then, Jelly and Kyler Vlog. Ayan, shoutout Dr. Love ha. Ganda topic nito, uy. Shoutout sa'yo, Jelly and Kyler ha. Ayan, isa din tong YouTuber, puntahan nyo, isa din cooking show. Ayan, sa mga luto-luto, magaling magluto din. Ayan, ingat-ingat dyan. Ayan, sa kaya Shaolin Kyler. Ayan, what's up? Ayan, Wilma Kumopse. Ayan, thanks sa mga secret share message. Pa-shout out, I'm your follower from Saudi Arabia. Ayan, sa mga Saudi Arabia dyan. Ayan, shout out. And then ingat dyan mga kababayan natin ha. Ayan, from Wilma Kumopse. And then Rika Lungsod, shout out sa'yo. Ayan, Rika Lungsod ha. Ayan, from watching from Riyadh. Ayan, sa Riyadh, ingat din kayo dyan. Ayan, grabe, umabot tayo dun sa kahit ibang bansa. Ayan, JM Tans. Ayan, shoutout sa iyo, utol JM Tans. Kamusta? Ayan, sa ding YouTuber, puntahan nyo rin to, utol ha.
ito isang magaling na photographer at saka yun nga video man, and then kahit ano pa, magaling talaga to. Utol, Jim Tan, shout out sa iyo. Ayun. Si Kis Escobar Vlog, si Kis Escobar Vlog, ayan, sa ding YouTuber, punta nyo rin ito, Utol. Ayan. Kaibigan natin, mga kapatid. Ayan, Kulotin Lalabs. Ayan, shoutout din sa iyo, Kulotin Lalabs, ha. Ayan, si Kulotin Lalabs sa ding cooking show. Puntahan nyo ito. Ayan, pa-shoutout. Kiko, salamat. Uy, ayan, shoutout sa iyo, ha. And then, JJ Tips Vlog, Bongga Kiko, ang galing-galing. Hey, ayan, maraming salamat, JJ Tips. Ayan, puntahan nyo ito, isa ding YouTuber. Ayan, napakaganda. At saka, sa mga supporters ni Francis Leo Marcos, puntahan nyo ito. Laging updated to sa mga pinupost ni Francis Leo Marcos. At saka yun din para may matutunan din kayo. At saka malaman nyo kung anong status ngayon sa buhay ni Francis Leo Marcos. At saka kung ano-ano pa, iba-ibang mga balibalita. Ayan. Shika Madrid, shoutout sa iyo, Shika Madrid. Kamusta? Ayan, watching from UAE. Ayan, ingat-ingat kayo dyan, mga kababayan, ha. Ayan, sa sino pa? Medyo marami to, eh. Ayan. Ana Maria Punsalan, shoutout sa iyo, Ana Maria Punsalan. Ayan, ingat-ingat dyan, ayan, my birthday is coming this July 26. Hoy, happy birthday, ha, advance happy birthday, ayan, July 26, malapit na, ayan. Ingat-ingat dyan, Ana Marie Punsalan, ha, happy birthday. And then, meet Zit Marcos. Ayan, Zit Marcos, shout out po from Hong Kong, Ami. Ayan, shout out sa iyo dyan, ha, Amy, ayan, Zit Marcos, ayan. Pa-shout out po, watching from Singapore, from Maricel Bajau. Uy, Bajau, bakit Bajau? Ayan. Maricel Bajau, ayan, shoutout sa iyo. Ayan, ingat-ingat dyan, parang, pero napakaganda niya. Ayan. Ayan, sino pa? Yun, Dimple Rose Vlog, ayan, pa-shoutout. Ako bukas, Dr. Love. Uy, ayan, Miss Dimple Rose Vlog, ha. Ito yung mailalim talaga ang kanyang dimple. Napakagandang binibine. Ayan, sila ni Kulot in Lalabs. Ayan, gusto na, ito si Kulot in Lalabs. So, nakikisabay na rin. Ayan, shoutout sa inyo, ha. Isa din YouTuber to, puntaan nyo, baka magustuhan yung kanilang channel at saka yung kanilang content. Ayan, ito isa na sa Hong Kong ngayon. Ayan, shoutout sa iyo, Miss Dimple Rose Vlog. Ayan, ingat dyan. Ayan. And then, Lorna Diwata, shoutout, Idol Kiko from Oman. Uy, ingat-ingat dyan na sa Oman. Ayan, mga kababayan natin dyan, magpakatatag kayo, be strong. And then, si sino pa ba? Mukhang wala na yata. Ayan, ito pa, may pahabol. Maria Luz Dumasapal, shoutout sa iyo. Ayan, pa-shoutout po from Qatar. Ayan, sa mga taga-Qatar dyan ngayon. Mga kababayan din natin, ha, ingat-ingat kayo. Shoutout sa inyong lahat dyan. And then, Junicialin Zapata. Sabi yung pangalan, ha? Junicialin, ayan, Zapata. Ayan, shoutout from Pakistan Idol. Uy, kamusta kayo dyan, ha? Ingat-ingat dyan. Maraming salamat sa pagkatulong yung pagsuporta at pagpapanood ng aking mga payo videos. Ayan. Aya Lopez, shoutout po from Japan. Uy, genki dis ka, Aya Lopez, ha? Ingat-ingat dyan. Ayan. And then, Ashley Perez, ayan. Hi po, pa-shoutout. Ayan, Ashley Perez, ha? Ayan. Oh, no. Ashley Perez, ayan, shoutout sa'yo, sinashoutout na kita. And then Liza Ronel, shoutout kuya from Saudi. Ayan, sa mga Saudi dyan, sa taga-Saudi, ingat-ingat kayo dyan, mga kababayan natin. And then Marilu Malaysia Life, ayan, nice coach Kiko. Oy, tingyo-tingyo, Madam Marilu, ha, ito yung sa Malaysia din, isang YouTuber, puntahan nyo rin ito. Baka magustuhan nyo rin ang kanila mga content, ayan. Bubulol na tayo. Dami, ayan. Shoutout from Canada. Ayan, payat ako. Uy, grabe yung pangalan, ha. Payat ako, shoutout sa iyo, ha. Ayan, sa mga nasa Canada dyan. Ayan, ingat-ingat kayo dyan, mga kababayan natin. So yun lang. Maraming salamat sa gusto magpa-shoutout, ha. Next video na lang. And then, mag-iwan na lang dito sa ilalim sa may comment section sa gusto talaga magpa-shoutout. So yun lang. And then, sa gusto pa lang humingi ng advice, puntaan nyo yung link dyan sa ilalim sa may description box ng aking Facebook page. Ayan, mag-uusap tayo. Ayan, PM Mr. K lang. So yun lang, mga utol, sana nagustuhan nyo yung video na ito. And then yun, paki-thumbs up na rin. So yun, maraming salamat. Ingat, God bless, and babush! Maghimay, sindi hamot, nasipa sa moribid. Maghimay, sindi